Bakit ba may mga tao na natatakot sa tunay nilang nararamdaman? Tulad sa pagmamahal, itinatago nila kahit masaya naman sila. Subalit, paano kang lubusang magiging masaya kung di mo ipapakita na magkatulad kayo ng nadarama? Hahayaan mo na lang ba na nakakubli ang pagmamahal mo para sa kanya? O magkakaroon ka ng lakas ng loob upang iparamdam sa kanya na mahal mo siya higit pa sa inaasahan niya? Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Pakiramdam ko, masaya na ako sa nangyayari. Parang mahal ko na ata si Denmark. Pero tama ba to? Natatakot kasi ako. Edgar, uy, tahimik ka. Anong iniisip mo? May sakit ka ba? Tanong ni Denmark. Wala. Okay lang ako. Wika ako. Hindi ka okay. Tulala ka eh. Kanina ka pa nakatitig dyan sa laruan na yan. Ano nga kasi yung iniisip mo? Sabihin mo na. Napaka-arte eh. Wika ni Denmark. Wala nga. Kulit mo naman eh. Wika ako. Tapos eto. Tumayo ako at nagtungo sa kwarto ni tatay sa likod ng bahay nila. Dito sa kwarto ni tatay ako nag-isip ng mabuti sa nararamdaman ko. Kakaiba na kasi talaga eh. Parang mahal ko na ata si Denmark. Edgar, uy, nangiiwan ka. Bakit ba iniwan mo ako dun sa loob? Galit ka ba sa akin? Wika ni Denmark na sumunod sa akin sa kwarto ni tatay. Loko. Walang dahilan para magalit ako sa'yo. At saka, bakit mo iniisip yan? Halika nga dito sa tabi ko. Yakapin mo ako. Wika ako. Ayoko. Baka mamaya eh. Kung saan na naman mapunta yung yakapan na yan. Wika ni Denmark. Ano ba yan? Napaka-arte naman. E di wag. Wika ako. Okay. Sabi mo eh. Pero ano nga kasi yung problema mo? Sabihin mo na kasi. Para naman hindi ako nag-aalala sa'yo. Baka kasi may nagawa ako tapos nagalit ka. Wika ni Denmark. Wala nga. Okay. Okay lang ako. Wika ko ulit. Tapos, biglang sumulpot si Pipay. Nakakagulat eh. Sumilip na lang bigla dun sa pintuan ng silid ni tatay. Ay naku, nakakatakot. Hindi ba ako nakakaabala? Aalis na daw si Bebe Loves ko. Wika ni Pipay. Natawa tuloy ako. Uy, Pipay. Huwag kang mag-ilusyon. Huwag mong saktan ang sarili mo. Magising ka sa katotohanan. Wika ako. Alam mo, Edgar. Napaka-bad mo talaga kay Baby. Bala ka nga dyan. Ang arte mo. Wika ni Denmark. Tapos, iniwan niya ako. Ay nako, malis na sila ni Pipay. Bakit ba magpapaalam pa kay Denmark yung driver na yun? Kaya, eto. Pasimple akong sumunod sa kanila. Tapos, nagtago ako doon sa mga halaman.
At mula sa pinagtataguan ko, nakita ko sila andun sa may gate. Di ko alam kung bakit naiinis ako, kasi naman, bakit ba nakahawak sa balikat ni Denmark yung driver na yun? Tapos itong si Denmark, parang gustong gusto na hinahawakan siya sa balikat. Kainis. Tapos ayun, bago tuloy ang umalis yung bisita na yun, may pagngiti pa siya kay Denmark. Nakakainis yun, ha? Kaya eto, umalik na lang ako sa silid ni tatay. Ewan ko ba kung bakit parang sumakit yung dibdib ko dahil sa nakita ko. Nakakainis. Kaya eto, para ma-relax yung isip ko, ipinikit ko na lang yung mga mata ko. Subalit, naaalala ko kung paano humawak sa balikat ni Denmark yung lalaking yun. Nakakainis talaga. Edgar, tara sa kwarto ko. Doon muna tayo. Wika ni Denmark. Nakabalik na pala siya, pero di ako nagsasalita, basta nakapikit lang ako na nakahiga. Okay, sige. Kung ayaw mo akong kausapin at ayaw mo magsalita dyan, bahala ka. Wika ni Denmark. Tapos eto, pagmulat ko ng mata ko, wala na siya. Ang bilis niyang nawala. Ay naku, ano nangyari dun? Pero hinayaan ko na lang siya. Kailangan ko siguro munang mag-isip. Masyado kasing marami nangyayari. Parang biglaan lahat ng mga pangyayari. Parang naguguluhan pa ako sa nararamdaman ko. Kailangan ko siguro muna ata na mapag-isa. Kaya eto, sa patuloy na paglipas ng oras, patuloy din na lumalalim ang gabi. Hindi pa nabalik si tatay. Siguradong lasing na naman yun. Ay noo. Kaya eto, pinuntahan ko siya dun sa bahay nila Denmark. At eto, tama ang hinala ko. Ayun, si tatay at yung papa ni Denmark, parehong tulog na sa sofa. Ay nako. Kaya eto, inayos ko silang dalawa. Si tito, inakay ko sa kwarto niya. Si tatay naman, eto, sinama ko na pabalik sa kwarto namin sa likod ng bahay. Tapos, bumalik ako para maglinis. Ay, nako. Bakit ba ganitong mag-inuman si tatay at yung papa ni Denmark? Parang wala nang bukas eh. Kaya eto, ako yung tagalinis ng mga naiwang kalat nila. At nung matapos ako, babalik na sana ako sa kwarto namin ni tatay, kaso napansin ko yung laruan na Temtem. Nasa lamesa pa din. Kaya kinuha ko. At pagbalik ko sa kwarto namin ni tatay, eto, naglatag na ako ng higaan ko. Buti na lang at tumila na ang ulan. Wala nang tumutulo sa bubong. Pinatay ko na agad yung ilaw, kasi inaantok na rin talaga ako. At saka nakakapagod na talaga ang mga nangyari sa buong maghapon. Kailangan ko na talaga ng pahinga. At eto, nakatulog din naman agad ako. Isang mahimbing na tulog, pero sa kalagitnaan ng pagtulog ko, bakit parang may kakaiba akong nararamdaman? Hindi ko alam, basta kakaiba, pero baka panaginip lang yun. Kasi parang nananaginip ako na may naglilinis ng tubo ko. Hinayaan ko na lang, baka
panaginip lang eh. Tapos eto, sa pagsapit ng umaga, pagising ko, nagulat ako kasi naman si Denmark nasa tabi ko na. Di ko man lang naramdaman na dito pala siya natulog kagabi. Tapos naalala ko bigla yung panaginip ko. Lintik na yan. Naisahan niya ata ako kagabi ah. Grabe. Kinapang na pala ako. Di ko man lang naramdaman. Akala ko eh, panaginip lang yun. Totoo na pala. Nalintig ka na. Nagustuhan na ata ni Denmark na gawin palagi ang bagay na yun. Pero okay lang. Di ko naman siya pipigilan eh. Kapag gusto niya, handa akong ibigay ang lahat. Pero naiinis ako dun sa lalaking driver na yun. Bakit ba may paghawak pa siya sa balikat ni Denmark? Nakakainis yun. Ay naku, nagselos kasi talaga ako. Kasi gusto ko akin lang si Denmark.